Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin po natin ang mga katabi natin. Good afternoon. Pati po yung mga nasa labas at nasa ating online. Ngayon po ay ang unang Biyernes, hindi ng buwan, unang Biyernes sa panahon ng Kwaresma o Lent, araw ng ating pagpupuri at pasasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na pong Jesus Nazareno. Pero huwag niyo pong kalilimutan, Biyernes ngayon, si Father naman, oh, kinalimutan ko na nga eh. Biyernes ngayon ng Kwaresma, araw ngayon, wala mo ng karne, aray. Wala mo ng baboy, patay. Wala mo ng maraming pagkain. Araw ngayon ng pag-aayuno, mga kapatid. Noong Ash Wednesday, ginawa natin ang fasting. Pag sinabing fasting, konting katikismo po tayo. Dalawang mahigpit na araw sa pagsunod ng fasting. Ash Wednesday at kailan yung susunod? Good Friday, Biyernes Santo. Ano po ang dapat gawin? Sino ang magfa-fasting? 18 years old hanggang 59 years old. Naku, napapalakpak pa yung mga senior. Yes, excuse kami. Ah, pag sinabing fasting, one full meal. Pipili ka lamang ng, diba, may almusal, tanghalian, hapunan, pipili ka lang ng isa. At yun yung full meal. Pag sinabing full meal, yung tamang mabubusog ka lang. Huwag madaya, yung iba ang full meal, pinagsama-sama yung tatlong pagkain. Kaya good for 3 days ang kinain niya. Kaya yung mga hindi nag-fasting nung Miyerkules, sa Good Friday, alam niya kung ano ang gagawin natin. Pipili lang ng isa. Meron pa tayong isang pag-aayuno, abstinence. Sino ang gagawa ng abstinence? 14 years old, pataas. Lahat na tayo. Walang karne, walang baboy,
walang maraming kain, lahat ng Biyernes ng Kwaresma kasama ngayon. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, pigilan mo ang sarili mo. Ulitin, sabihin ng malakas sa katabi, pigilan mo ang sarili mo. Father, huli na ang lahat. Nakain ko na. Huli na ang lahat, Father, napatulan ko na. Huli na ang lahat, Father, nagantihan ko na eh. Ngayon mo lang sinabi kasi. Di sana napigilan ko. Pigilan mo ang iyong sarili. Pero mga kapatid, ang pag-aayuno ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ang pagpigil sa sarili ngayong Kwaresma ay hindi lang tungkol sa karne, sa baboy, sa pagkain. Yan ang pinapaalala ng Panginoon sa ating unang pagbasa ngayon. Hindi lang tungkol sa pagkain ang pag-aayuno, kundi sa masamang ugali ng tao. Anong sakripisyo daw ang hinihingi ng Diyos? Anong sakripisyo ang gusto ng Diyos? Yung pigilan mo ang sarili mo sa pag-iisip ng masama sa kapwa. Pigilan mo ang sarili mo sa paninira at pananakit ng kapwa. Hindi man pisikal, yung matabil mong dila. Nakakasakit at nakakasira. Pigilan mo ang sarili mo sa matagal mo nang ginagawa ng lihim na kasalanan. Kung ang hindi pagkain ng karne, kung para sa'yo, Diyos ko, Father, ikamamatay ko talaga pag hindi ako nakainom ng soft drinks. Ikamamatay ko talaga pag hindi ako nakakain ng steak, ng adobo. Kung para sa iyo, napakahirap na bagay ang hindi kumain ng marami, mas dagdagan mo, mas sikapin mong gawin ang mga tama at mabuting bagay na hirap mong gawin. Ngayong Kwaresma, kung sa normal na araw, hirap na hirap kang magsabi ng totoo, ngayong Kwaresma, sikapin mo. Kung sa normal na araw, hirap na hirap kang tumulong sa nanghihingi sa'yo, ngayong Kwaresma, sikapin mo. Kung sa normal na araw, hirap na hirap kang umunawa, rumespeto sa mas mababa sa'yo, ngayong Kwaresma, dagdagan mo. Alam niyo ho, nung ako ay naka-assign sa Espiritu Santo, sa Tayuman, doon ako unang naging assistant. Siyempre, pag mumabiyahe, pag magmimisa dito, jeep, isang sakay lang yan, baba ng Karyedo. Along Rizal Avenue, dyan sa Avenida, napakarami ho noong mga batang hamog. Alam niyo yung batang hamog, ano? Yung mga half-naked. Ito, hindi na yata naranasan. Wala masyado ngayon ito eh. Iba na ang style ngayon eh. Envelope-envelope na. Dati, aakyat yung bata. Anong gagawin ng bata? Pupunasan yung ating mga sapatos. Naranasan niyo yun? Sasampa, pupunasan, sabay hingi. Pupunasan, sabay hingi. Minsan sumakay ako pag punas. Pagtingin ko, lalong umitim yung pa ako eh. Nakachinelas lang ako eh. Tutuktukan ko sana. Pari nga pala ako, pari nga pala ako. Minsan sinama ko po yung kapatid ko, sabi ko, magsapatos ka, dadaan tayo ng abenida. Maraming batang hamog. Eto na, umaandar na yung jeep namin. Pagsakay namin, may sumakay din na babae, mukhang may hepa, naninilaw sa dami ng alahas niya. Sabi ko, pag ito na hold up, damay pa kami. Naka-jeep lang, kala mo Christmas tree. Sa dami ng alahas niya, umandar na ang jeep. Sumampa ang batang hamog. Pagpunas, nakasapatos na ako. Nung pupunasan niya yung babaeng mukhang may hepa, sabi ng babae, huwag mo kong pupunasan.
Mga adik kayo. Baba! Tapos minura niya ng minura. Sabi nung kapatid ko, kuya, hindi naman niya binigyan. Remember this. If you will not help them, please, do not hurt them. Kung hindi mo rin tutulungan, huwag mong subukang saktan. Kung hindi ka rin naman gagawa, huwag kang masyadong mangawa. Kaya ang Panginoon ay lagi ring namang nakaalalay sa iyo para ipagtanggol ka, para iligtas ka sa harap ng mga taong tinatawag niya sa Ebanghelyo ngayong Pariseo. Sila yung mga taong hindi man makahanap, laging gagawa ng magiging pagkakamali at kapintasan mo. Tandaan natin sa Ebanghelyo, sino ang inusig ng mga Pariseo? Nag-aayuno kami lagi. Yang mga alagad mo, hindi. Sino ang sumagot para sa mga alagad? Ang Poong Nazareno. Maging tapat ka lang, maging matatag ka lang sa ginagawa mong mabuti at tama, hindi mo kinakailangang pumatol dahil siya ang hahatol para sa iyo. Amen? Kaya sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, ngayong Kwaresma, palakasin natin ang ating sarili na kahit nagbabawas, nagpipigil tayo sa pagkain, nadadagdagan naman ang mga tama at mabuti nating naiisip, nasasabi at nagagawa sa kapwa. Mga kapatid, lahat tayo, hindi lang sa pagkain. Tigilan natin ang gawaing masama, pigilan natin ang sarili sa pagiging masama. Maging tapat ka. Ang Diyos ang tunay na magtatanggol, magliligtas sa mabuti mong ginagawa. Amen.